Gusto mo rin bang malaman kung paano maging registered engineer sa US? Kahit na foreign engineering degree ang hawak mo, kung ang sagot mo, panoorin mo ang video na to. First, take the EIT or Engineer in Training exam. So bali ang EIT exam na to, tinatawag rin siyang Fundamentals of Engineering exam. So dito, pwede mong i-take ang FE Civil, FE Chemical, FE Mechanical, FE Electrical, depende kung anong course, engineering course ang meron ka. So sa case ko, FE Civil ang tinake ko. So sa exam na yan, dun mo i-take yung mga basic na courses tinake mo during college. So sa case ko, may algebra, statics, may statistics, at may mga topics rin na course specific. Pupunta ka lang sa parang testing center, tapos, yun, magta-take ka ng exam. Nakalimutan ko, 8 hours ba yun o 6 hours? 6 hours or 8 hours na exam. Then, after nung exam mo, malalaman mo na kung pasa ka na or bagsak. So hindi ka na maghihintay ng result. So thankfully, first take ko, napasa ko yung exam na yun. So sa EIT or FE exam, hindi mo kailangan na ABET accredited yung school kung saan ka nag-graduate. So sa case ko, graduate ako sa Pilipinas, hindi mo kailangan ipa-evaluate yung transcript mo at hindi mo kailangan mag-submit ng anumang documents sa board. In short, hindi kailangan na ABET accredited yung school mo. So guys, sa EIT exam, maraming mga review materials available online. Ang maganda kasi sa EIT exam is may bibigay sa inyong manual sa computer at andun lahat ng mga formula. So hindi mo na kailangan mag-memorize ng mga formulas. Andun mga conversions, andun ang mga topics na nandun sa exam na yan. So may PDF silang bibigay sa inyo, control F mo lang. For example, ang topic ay ano ba? Hydraulics. So type mo lang hydraulics, yan lalabas na dun ang mga formula ng hydraulics. Tapos ikaw na lang maghahanap kung anong applicable sa question na yan. So after, pag napasa mo na yan, didiretso ka na sa PE or Professional Engineer exam. So dito, course specific naman to. So sa case ko, nag-take ako ng PE Civil Construction. So sa PE exam naman, o Professional Engineering exam, 8 hours exam yan siya, and medyo mahirap tong exam na to. So sa case ko, tries ko siyang tinake bago ko siya napasa. I think last year, 2021, yun ata yung last year na paper and pencil yung gamit for the exam. So nung time na yun, is napunta kami sa isang parang malaking venue, tapos magdi-distribute sila ng mga test booklet, tapos bibigyan ka ng papel, pencil, and dun ka, mag-solve ka dun sa mismong testing center. Pero ngayon, ano, nasa computer na. So ibig sabihin, lahat ng questionnaires nasa computer na, at pwede ka nang mag-take ng exam, I think 4 times a year, and kailangan mo lang pumili ng testing center, mag-register ka, then matatake mo na exam na yan. So, di ba, mas convenient siya. Sa pagkakaalala ko, $350 yung payment for the PE exam. Sa EIT naman, $75 ata yun, or $100. So, I suggest na i-double check nyo sa website nila kung magkano ba yung mga exam na to. I highly recommend guys na for PE exam is bumili kayo ng review materials from a review center. Yun yung isa sa mali ko eh, kasi akala ko, nung sa FE exam, napasa ko siya, diba, na self-review lang. So tingin ko, pag sa PE exam, kaya ko na ako lang. Nah! Lisod banday kayo guys! Sobrang hirap! So guys, ang maganda sa mga review materials ng mga review center is nakaayos na siya. Ang mga topic niya is kung anong binigay na topic ng board, is yun din yung mga topic na i-discuss nila. Second, merong mga questions na pwede mong i-practice during your review. And also, meron ding online classes na pwede mong attendan para mas maliwanagan ka kung ano mga topic na rin i-review mo. Aside from that, pwede mo rin i-email yung review center mo kung may mga tanong ka. So, napaka malaking tulong ng mga review materials sa binibigay ng review center. Pero, it comes with a price. So, sa PE exam, meron bread session and debt session. So, sa bread, 500. Sa debt, 500. So, 1,000 lahat. Sulit naman. Sa wakas, napasa na natin yun. So, yun. So, guys, kung may mga tanong pa kayo tungkol sa FE or EIT exam na gusto nyong masagot, meron akong ginawang libro na tungkol sa mga frequently asked questions tungkol sa exam na to. Although, itong mga tanong na to is readily available online at mag-google mo lang mga answer na to, itong libro na ginawa ko is nag-share rin ako ng personal experience ko and naka-bundle na siya. So, hindi mo na kailangan maghanap pa sa internet. So, naka-link dyan sa baba yung ginawa kong libro about the FE exam. Check nyo lang yung link dyan sa baba. So, guys! So, first step, EIT exam. Second step, PE exam. So, pag napasa mo na yung dalawa, ang step 3 ay magpapasa ka na ng iyong application sa board. So, ang application na to, ito ay para sa iyong professional engineer application. So, sa application na to, kailangan first, nakapasa ka na ng EIT exam, napasa mo ng PE exam, then after nyan, kailangan mo rin magkaroon ng mga engineer working experience. So, nakadepende to sa iyong educational background. Kung ABET accredited yung school mo, 2 years of engineering experience lang kailangan mo. However, para sa atin na may mga foreign engineering degree,
4 years of engineering work experience ang kailangan natin. On the other hand naman, kung masteral ka, parang 2 years lang ata, pero i-double check niya. Sa case ko, graduate ako sa Pilipinas, so 4 years na engineering experience ang kailangan ko. Aside from that, kailangan mo rin ng 4 references. Itong references na to is kailangan is mga registered engineer rin sila. Bali, itong mga references na to, sila yung magpapatunay na may work experience ka nga talaga sa 4 na taon na yan. So, lahat ng requirements na to is online lahat. So, parang may checklist kayo dyan, isa-isahin nyo yan lahat. Ang step 4 naman, pag na-approve na ang PE application mo, kailangan mo na mag-take ng state-specific na mga exam. Sa ibang states, after mo mapasa yung PE exam and na-approve na yung PE application mo, licensed professional engineer ka na. However, on some states, tulad sa California, after mong ma-approve yung PE application mo, kailangan mo pa mag-take ng mga state-specific na exam. So, sa California, kailangan mo pa mag-take ng surveying and seismic exam. So, di ba, hago. Kapoy kayo. So sa case ko, hindi ko pa natatake yung dalawa dahil sa September-October pa yung 4th year ko na engineering work experience. After nyan, pag napasa mo na yung mga state-specific na exam tulad ng seismic at surveying, ipapaalam mo sa board na, uy, napasa na ako. After nyan, check ulit niya yung application mo. And after nyan, license ka na. Tapos na. So ibibigay na nila sa'yo yung license number mo. So guys, yun yung step-by-step guide kung paano maging registered engineer sa US. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba. Okay? Alright guys, see you in the next video. Bye!